Fiber Home, expert of optical communication. Magandang araw sa inyo mga sir. CBFM or Consumer Business Fulfillment Management Safety Awareness Training. Objective, this activity aims to strengthen the safety awareness of organic and contractors while working on poles and cables to prevent accident to both line workers and public. Working at the pole, siyempre, PPE required natin yung hard hat, safety belt, safety shoes, reflectorized vest, saka tools required natin is dapat lagi kayong may dalang ladder, saka yung iba pang mga tools and equipment natin na kailangan natin sa trabaho natin bilang secondary team. Familiarization on PLDT facilities and different voltage levels on poles. Attached to electric utility poles. Ayan, nakikita nyo, itong nap ay nakakabit dito sa electric utility poles. Which is okay lang naman yan. Hindi pag-aari ng PLDT yung mga posting ganito, pero meron tayong agreement sa mga electric company to attach poles, pero ang layo ng ating nap dapat dito sa kuryente ay 1.2 meters dapat. Okay, team? Ganun din naman dito sa mga to, laging nasa baba lang siya at malayo siya sa secondary line ng kuryente. Attached to exclusive PLDT pole. Sa nakikita nyo, itong main line dito, ito. Yan, no? Bali, parang binypass niya lang itong poste ng PLDT. So, dapat kasi naka-attach yan dito sa poste ng PLDT. Saka dito rin, ganun din. Common voltages, levels on power carrying poles. PLDT telecommunication cable, ito mga sir, nasa pinakababa tayo yung telecommunication cable. Sunod doon ay secondary voltage lines. Pangatlo ay yung primary voltage poles. Ito siya. At sub-transmission tower, itong kulay orange. At ang transmission towers, itong pinakamataas. Ayan, ito ay about sa kuryente mga sir, no? Di natin trabaho ito, pero with it comes to safety, lagi kasing kuryente yung risk na hinarap natin mga technician sa araw-araw na pag-akyat natin sa poste. Kaya mahalaga din ito. Explain ko lang ito ng mabilisan lang, no? So, para meron din kayong knowledge about sa kuryente. Ayan. Ang transmission tower, yung pinakamataas na ito, yung may voltage yan na pinakamataas din na 230,000 up to 500,000 volts. Yan, ganyang kataas yung mga transmission tower na yan. May kita nyo yan dyan sa may San Fernando papuntang Dinalupihan. Yan, mga poste na kuryente na yan. Next naman, itong sub-transmission tower yan. Mababa lang naman yan, 115,000 volts lang yan. At dito lang po kayo mag-iingat sa may secondary voltage line kasi ito yung pinakamalapit sa ating mga kable. Itong secondary voltage lines na to na may voltage na 230 volts. Kasi ito dito sa primary, bababa yan dito sa transmission. Dito sa may transformer, paglabas niya ng transformer, i-convert niya yung voltage ng 230 volts. Ito yung distribution point nila, yung kulay dilaw niyan. Diyan kinakabit yung mga consumer ng kuryente. Tayo, diyan tayo nakakabit sa kulay dilaw niyan. Minsan mga sir ha, mag-iingat dahil itong secondary voltage line nito ay minsan nakahalo na yan sa mga telecommunication cable natin. Kaya lagi nyo pong titingnan yan. Okay po.
common setup on primary electric poles and vertical clearance between secondary voltage and telecommunication lines. Yan, ito yung ating telecommunication cable. Yan, ito yung sinasabi ko po kanina, no, na sobrang lapit niyan. Ito, itong kulay dilaw na to. Mula kasi sa primary voltage line, ang voltage na umaabot sa pinakamataas na 34,000 volts, bababa yan dito sa transformer. I-convert ng transformer yon ng 230 volts para magamit ng mga consumer dahil 230 volts lang naman yung allowable na ginagamit ng natin mga consumer dahil mga appliances natin is ganun voltage lang ang kailangan para gumana, no? Paglabas ng transformer, secondary line yan, ng kulay dilaw na yan, dyan po tayo mag-iingat kasi yan ay hindi mo minsan mahahalata sa labas dahil kakulay yan ng mga telecommunication natin, kulay itim din yan. Halos minsan kasi laki din nila ng ating telecommunication cable. Minsan nakahalo pa yan dito eh. May mga nakikita ako yan na may mga live wire ng distribution point nila, nakahalo yan dito sa telecommunication cable natin. Diyan po kayo mag-iingat, no. Lalo na minsan itong transformer na to, minsan mababa yan, minsan nandito lang yan sa taas ng ating telecommunication cable. Kapag basa, basa yung lugar, umulan, ganyan, mag-iingat po kayo dyan dahil napakalakas na conductor ng electricity ng tubig na basa, no. Baka po magulat kayo at hindi kayo nag-safety belt, malaglag po kayo, yun po yung magbibigay sa inyong matinding pensala. Okay mga sir, ang distance dapat kung maglalagay kayo ng kable sa poste ay 1.2 meters ang layo ng telecommunication line natin dito sa secondary, pero may mga time na talagang nakahalo na yan dahil mababa lang yung poste, loaded, mga ganyan. Ingat na lang po tayo. Sa vertical clearance, 3 meters. Ang layo ng ating telecommunication line dito sa primary nila. Okay po, sana po yung naiintindihan ninyo mga. Para maiwasan ng aksidente, panatilihin ang 3 metro distansya mula sa high voltage. Ito, kung nandito tayo, yung mga linya natin mga sir, 3 metro dapat ang layo nyo dito. Transformer to mga sir, no. Madikit lang kayo dito, sigurado mga sir, manginginig na kayo nyan. May foreign current kasi yan na tinatawag. So pag nadikit ka dyan, layo yung alahas mo, bracelet mo, dumikit ka dyan sa transformer, may foreign current yan, so baka mabigla ka tapos hindi ka pa naka-safety belt, pwede po kayo malaglag mga sir. Kaya ingat po. Kahit anong materials ay pwedeng daluyan ng kuryente, pati ang ating telecommunication line, FOC, lalo na ang copper ng NGN at BDSL. Yung FOC natin, fiber yon, pero dahil sa meron siyang messenger, pwede pa rin siyang daluyan ng kuryente. Mga sir, tulad nito, nasa second floor siya ng building. Ayan o. Kahit ngayong kahoy mga sir eh. Kahit yung kahoy, pag nadikit mo yan doon sa primary, kasi pinakamataas na voltage yung 34,000 volts. Kahit kahoy madikit mo dyan mga sir, tapos nakakapit ka, pwede ka pa rin makuryente. Pwedeng ikisawi kapag dinaluyan ng kuryente ang puso at malakas na conductor ng kuryente ang mga alas natin sa katawan mga sir. Guintal, sing-sing, bracelet. Pag nadikit kayo sa isang live wire nun o kahit dun sa transformer, mga suot nyo na bakal sa katawan, bracelet, mga yayamanin, mga ganyan. Pwede po kayong makuryente mga sir. Kaya pwede pong hubarin na lang muna natin yung mga alas natin or isang LAN na lang natin. Joke lang. Maging maingat sa paggamit ng crane, boom truck, and telescopic arm at cable nito ay pwede madikit sa linya ng kuryente. Kung magsasandal kayo ng ladder, mga sir, tingnan nyo muna kung may live wire dun sa poste na yon. Kasi pwede pa rin yung panggalingan ng kuryente. Okay mga sir? Kasi syempre, yung nakasandal to sa live wire, yung ladder ninyo, ito kasi is fiber din to eh, itong
hagdan na ginagamit natin. So baka kayo kasi yung makahawak dun sa kuryente. So delikado mga sir na. Halimbawa lang sa kuna, kapag nadikit sa kuryente, ayan, pwedeng mapinsala dahil sa pagkahulog. Kasi yung kuryente kasi, lagi kasing patulak yan eh. Pagka napahawak sa isang live wire, ang tendency niya, laging tinutulakan ng kuryente palayo. Maliban na lang kung talagang nakadikit ka sa kanya. At yung kuryente kasi lumalabas, na kuryente ka sa kamay, lumalabas yan sa paa, sa iba't ibang bahagi ng katawan. At ang masama pa dun kasi, syempre, mawawalan ka ng ulirat, nalaglag ka kasi wala kang dalang safety belt. Ayan, yung pagkahulog mo, baka yung magbigay sa'yo ng matinding pinsala. Kapag nadikit sa kuryente, ito ay lumalabas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayan. Na kuryente siguro to sa kamay o yun, lumabas sa paa niya yung kuryente, ganun siya. Umaabot ang sunog nito sa second degree hanggang third degree burn mga sir, depende sa pagkakatagal ng contact nyo sa electricity. Common safety violation in work implementation. Yan, common violation yan mga sir, yung messy excessive cables on the pole. Yan, kita nyo naman, hinanger lang niya na parang bagong labas sa washing machine. Ito, nakasampay lang dun. Ayan, kasi itong mga sir, may mga dumadaan ng mga truck minsan, baka maabot siya, lalo na to. So, ayusin po natin ng loop. Second, itong losag cable. Ito, na, yung nakalaylay, kumbaga. Halimbawa dito, tinanso yung kable natin, pinalitan nyo, MCT. At hindi nyo nahila masyado ng ratchet, ayan, nakasaging siya. So, bawal din yun mga sir, no? Dapat standard tayo. Unsafe practices during installation of cable, not wearing PPE. No working barricade, ayan. Nakita naman dito, walang uniform, walang hard hat. Itong isa, tingnan nyo naman po, nakahubad pa, sus kumiyo. Ito naman, unsecure ladder, no safety belt, no hard hat. Ito po sa nakikita nyo, unsecure ladder. Kasi dito kasi, pwede kasi itong dumulas eh. Ranas ko na rin itong mga ganitong issue eh. Tapos nakita nyo naman, si Spider-Man. Hindi lang nakalimutan lang magsuot ng uniform ng Spider-Man. Nakachinelas, walang hard hat. At ang masakit pa, wala pang safety belt. At ang lapit niya, ito. Ito ano eh, distribution point to eh, ng kuryente, 230 volts yan. Yan yung mapapuntang bahay eh, ito mapapuntang bahay, itong linya na to. Napakalapit niya naman, tingnan nyo sir, wala siyang katakot-takot, ganun din dito. Itong isa naman na to mga sir, ayan talaga Spider-Man, nakita nyo naman no, talagang inakyat niya ng nakachinelas, walang safety belt, walang hard hat. Malakas ang loob, pero ang galing kasi ng isang technician ay hindi po nakikita sa lakas ng loob mo na magmala Spider-Man sa mga poste. Hindi doon nakikita yung mga sir kasi lagi tayong mag-iingat dahil siyempre pag na-aksidente tayo, merong pamilya na naghihintay sa atin pag-uwi. Ito, tingnan nyo naman po, ang lapit niya dito sa kuryente. Ito, distribution point na to. Madikit lang yung kamay mo dyan, sigurado mawawalan ka ng ulirat, malalaglag ka, at ang pinakamasama, pwedeng maiwan yung iyong pamilya, mga sir. Kaya ingat po tayo, huwag niyo pong gagayahin ito. Hazard to pole attachment activities, wire FOC cabling. Eto, itong isang poste na to sa nakikita niyo mga sir, o diba, masyado nakadikit na siya sa building, tapos ang pet niya pa. So, bali ang stable na itong mga ganitong poste. Tapos, kahoy pa siya. Ito naman, overloaded pole. Marami nito dito sa Angeles eh. Actually, kahit saan, marami nito eh. Wala naman tayong magagawa dito, pero parang sample lang to ng isang overloaded na pole. Ito naman, yung rotten pole. Yung bulok na, kumbaga. Tapos, kahoy pa, no? Huwag po ninyo basta-basta akitan. At ito namang isa, crack pole na siya. Oh.
baka po magkataon na umakyat kayo tapos bumigay. So, mag-ingat po tayo mga sir, huwag po tayo basta-basta magsasundo ng ladder dito, okay? Different incident related to poor attachment, communication, and other cables. Pull down due to low sagging cable. Ayan. Dahil sa nagpalit, kalimbawa, nagpalit tayo ng MCT, sagging na siya. Bali, nakalaylay, kumbaga, may dumaan na trailer. Ayun, kasabitan. Bali, ang poste. Broken pole due to low sagging cables. Ito po yung sinasabi ko kanina. Ayan. Dahil sa masyadong mabababa yung mga kable, nadaanan ng truck, ayun, nabali po yung poste. Kasi ang tindi na kasi ng pressure na dinadala nitong mga posting to eh. Imagine, nandyan lahat, nasa kanya lahat yung pressure, kaya pagka nahila yan, possible po talaga na mabali siya. Broken pole due to low sagging cables. Ayan. Nabali na naman yung poste dahil na naman sa low sagging o manakalaylay. Kasi ang risk nun, pagka nasabitan ng sasakyan, ayun, sa sobrang bigat na ang dala ng poste, pwede siyang bumigay. Pull down due to improper stringing of cable. Isa rin to sa example ng isang stringing of cable. Hindi siya standard. Pull down due to overloaded cable attachment. Sa sobrang dami ng nakalagay doon sa poste, ayun, bumigay na siya. Hindi na niya kinaya. Ayan, sumuko na. Ang masama doon, nadaganan pa yung isang kotse na magde-date lang sana. Ayan, hindi na natuloy. At pinakamahalaga sa ating mga technician, lalo na sa secondary, ibahagi ang natutunan ng kaalaman sa kapwa manggagawa, mga sir, no? Siyempre, ibahagi nyo yung mga nalalaman ninyo sa isang kasama nyo, lalo kung mga bago. At sa aking side naman, mga sir, kung gusto nyo makapag-training at kung gusto nyo madagdagan yung inyong ibang skill, mapanood nyo po yung mga training tutorial natin ng Fiber Home sa aking YouTube channel. Search nyo lang ang next naman, OSPM Project Quality Assurance Department, Customer Service Standard. OSPM Technician Core Values ay praise, professionalism, responsibility, accountability, integrity, service, and efficiency. Ano ba yung customer? Ito yung person or organization that buys goods or services from a store or business. Ang customer natin mga sir, ito yung ating mga subscriber. Yung mga nagpapakabit sa atin ng internet, yun ang customer natin. Meron dalawang klase ng customer, ang external customer at internal customer. External customer are what can be considered traditional customer, can take products. Ito yung mga subscriber natin, yung tinatawag din silang external customer. Yung internal customer naman ay ang people in our own organization who are dependent on us. Tayo as Fiber Home, tayo ang nagsusupply ng material sa PLDT. So, bali, internal customer natin sila. Standard Service Technician spells customer interaction. Objectives. At the end of the topic, participants will be able to understand the basic interaction of a service technician with the customer. Be familiar with the field service technician, standard communication spell. At upon arrival, residence of the subscriber. Ito mga sir, as secondary team tayo, baka sabihin ng iba, bakit ganyan, bakit kasama yung customer sa training. Ito naman mga sir, syempre sa buhay natin mga secondary team, hindi mawawala na minsan talaga makakaharap natin yung subscriber, nagtanong sa inyo o pinapuntahan sa inyo ng inyong mga superior.
So, isang training lang ito kung paano kayo mag-approach ng ating mga subscriber. Kapag bagong dating ang technician sa area o bayan ng subscriber, syempre, bumati man lang po tayo ng good morning ma'am, good morning sir. Ganun. Samahan nyo na rin ng ngiti mga sir, syempre. Syempre, parang hindi magduda ang ating mga subscriber, pakita nyo lang yung ID nyo. Ayan. Validate if it's the house of the subscriber. I-validate nyo kung yun ba talaga yung house ng subscriber natin. Baka naman ibang bahay, baka bahay ng mga chicks natin yun. State your purpose and ask permission before entering the area. Halimbawa, gusto nating sa NGN, halimbawa gusto nating i-check yung dial tone sa protector. Siyempre nasa loob ng gate ng mga subscriber natin yun. Sabihin lang natin sa kanila na kung ano yung dahilan natin kung bakit natin gustong pumasok. Mag-ask kayo ng permission mga sir, huwag basta pasok lang. Ito naman ay basic naman ah. Bali ni-repress lang natin kayo para kung sakali na makalimutan lang, ay ganito lang din yung gagawin natin mga sir. Humingin kayo ng paintulot na ganito, ma'am, check lang namin yung dial tone sa protector kung meron. If you need to call the subscriber, call through. Ito naman yung mga kailangan gawin natin. Pagka tatawagan lang natin yung subscriber, babalidate natin ang dial tone. Siyempre, mag-good morning din kayo. Bumati man lang kayo din. Ng good day, ma'am, sir. kami po ay contractor ng RNR, technician, fiber on PLDT. Mag-check lang po kami kung okay na po yung line ninyo. Mga ganun lang kasimple mo. So, maging magalang lang po tayo. At lagi nating tandaan na subscriber natin yun eh. Sila yung nagbabayad sa PLDT. Kaya kumikita yung PLDT na para din naman may maibayad siya kay Fiberom. So, dun nagmumula talaga yung pera sa ating mga subscriber. Kaya mahalaga sila sa atin. Deliver stellar customer service consistently. Go above and beyond be the company that treats their customer like family. Ayan. Yung mga customer daw natin, ito rin na rin natin pamilya. Kasi tayo yung gumagawa ng kanilang mga internet. Okay mga sir, hanggang dito na lang po. At sana po ay may natutunan kayo. At kung mayroon po kayong mga katanungan mga sir, kasama naman kami sa mga group natin sa Viber or sa Messenger. At ako nga po pala si Adrian Buenaventura, ang OSPM QA ng Pampanga. Hanggang dito na lang po at hanggang sa muling pagkikita natin mga sir. Maraming salamat.